What's up guys? Good morning. And kagabi, ano siya eh. Yung ginagawa namin every week yon. Nagmi-meet kami. Hindi lang kami lagi puro kain or puro gala, puro video okay. But yun nga, prayer meeting siya yon. Para siyang isang caring group. I-share kami sa bawat isa, ganun. May mga topics sa aming pag-uusapan. So, hindi ko na siya kailangan i-film kasi parang it's a personal thing ng bawat isa. Yung mga na-share namin doon. At yun, magandang bonding siya and magandang get out siya sa middle of the week. Kasi every middle of the week namin siya ginagawa. And yun, nakapaglabas kami ng mga saloobin namin. And speaking of saloobin, yung last time sa last video ko na dream job, kapopost ko lang sa kanya kagabi. And then, nagulat ako pag-gising ko. Meron nag-message sa akin na sobrang haba ng message niya about dun sa dream job ko. And she has some questions. Actually, antok na antok ako kanina umaga. Pagkabukas ko ng message ko, nagising ako kasi tuloy-tuloy ko siya binasa. Ano problema mo? Antam later mo na yan. And nagulat ako kasi nanonood pala siya ng videos ko. So, yeah. Siguro dito ko nalang sasagutin. And maybe some of you are asking this. Maybe nagtataka kayo. Yeah. So, sabi niya, yung first na question niya, saan ka ba hindi masaya? The work that you have or your coworkers or yung sarili mo mismo. One is gaya ng sinabi ko dati is yung siguro sa coworkers ko, wala akong ka-close talaga or wala akong maka-close dun sa area namin. Kasi nga, we have different offices. Katabi ko Arabo, hindi mo kuno mag-English. And then, yung sumunod doon, malayo na sa akin. And, isa pa, is hindi nga ako lagi nakakalabas ng office. Pera na lang kung utusan ako ng amo. Kasi, ayaw ng amo ko yung nasa labas ako. Ayaw na ayaw niyo yun. Mas lalo na yung nasa tabi kong office. Mawala lang ako saglit. Grabe, hanapin ako noon. Sabi, sa kagaling. Dapat pag anong pupunta ka, kasi diba apat nga amo ko, minsan napapaste ako ng matagal doon sa isa kong amo. Nagagalit yun, sabi, tinahanap kita, anong tawag ka, dapat nagpapaalam ka kung ganun kakatagal mag-i-stay doon. Ganun siya, so, pero inyo ko sasabihin sa yun, ng ano, hindi ba iinit talaga ulo niyo nun? Kaya, yun yung isa sa mga ano eh, hindi, minsan siguro ginagawa ko nalang joke yung kasi walang babae sa office, kung may babae dyan, ganyan. Pero, what really is yung mga, salo na yung amo kong ano, yun nga, grabe yun. Pag nagsalita siya talaga, bebe, teka lang yung bra ko. Bra talaga eh, no? So, yun. So, sabi niya, sabi mo, you really don't have time para sa ibang bagay, konti lang, what more yung time, yung time niya, diba? Ganyan. And then, basta, sinabi din niya, nafe-feel niya din yung ano, parang nafe-feel niya din yung nafe-feel ko, minsan ganito din siya mag-isip na, yun nga, na nalulungkot siya sa work niya, ganyan. Then, yun nga, most of the time, she wastes her time in chatting. Tapos yun. Tapos yun, sabi niya, anyways, what I wanted to say is, if you're not happy with your work, then find a new one. You're still young, explore sa IT, hindi limited ng opportunities, di ba? You can have your dream job, basta try to get out of your comfort zone, and always pray, He will guide you. So, yun yung pinaka tumatak sa akin na, ano, get out of your comfort zone na, yeah, tama nga naman. Sponsored by Swiss Miss. What? Hindi, joke lang. Mang ewan lang, pilingerong may sponsor.
So yun, get out of your comfort zone. Grabe. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin yun. Hindi ko alam. Kasi ako, ano akong tao nga eh, go with the flow. Kumbaga, ayoko pilitin yung isang bagay kasi mamaya hindi pala yung para sa akin. Kumbaga ganun, I always trust him na sa mga bagay na ginagawa ko. I try and sinusubukan ko yung mga bagay na gusto subukan. Pero pag hindi nag-work out, yun, hindi ko na siya pinipilit. Like, eto ah. How will I say this? Teka, nawala na naman ako. Krik! Ayun. Isa pa sa ano, syempre, natatakot din ako. Para sa posisyon ko and sa trabaho ko, I am very blessed and very... Ang tawag dito, napakalamang ko sa ibang tao. Sobra sa sweldo, sa type of job, sa environment ko, sa office mismo. I have a big table, I have a good office, mga ganun ba? And very, 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 very blessed talaga kung titingnan mo compare sa ibang workers na... like the operators ng mga machines sa mga factory. And I have friends na ganun yung work nila. And hindi ko naman talaga minamaliit talaga yung trabaho ko. So, pasensya na kung meron talaga sa inyo na baka na-offend kayo, gagaganda yung trabaho mo, ganyan-ganyan. Na nakalakit pa ng sweldo mo, loko-loko daw talaga yun. Hindi mo pala sweldo ko, pero lamang dun sa mga sweldo nila, ganun. So, I don't have rights to complain, but I'm complaining pa rin because I have a greater dream job. So, yun, nagigets nyo ba, guys? And, yeah, I'm praying and I'm wishing that, syempre lahat naman tayo nagwi-wish ng mas better na job and mas better na buhay para sa mga sarili natin and sa family natin. Kaya nga we are doing this stepping stone like this job ganun. And yes, ang labo na ng mga sinasabi ko, pero nagigets nyo ba, guys? Hindi ako kaya yun yung isa sa mga bagay na hindi ako makaalis dito sa work na to because it's beginning to be my comfort zone na nasanay na ako na ganito nga day job then gabi gala. And even though na stressed and everything, still parang ang hirap na iwanan for just 2 years na nandito ako because one, hindi lang yung pag umalis ka dito sa Saudi, hindi lang yung trabaho mo yung iiwan mo eh. Yung lifestyle mo, pati yung mga tropa mo, mga kaibigan mo, at mga tinuring mo na family ng isang taon. So, di ba ang hirap? Job, yung mga nakasabit sa kanya kasama. And yeah, next question. Sabi niya, kasi sabi niya siya, wala siyang ano, ang tawag dito, parang wala pa siyang dream job na naisip, or goal yun. So sabi niya, pero ikaw, you know what you want, kaya carry on, pursue your happiness, okay? Don't be sad and emotional na madami andito para sa'yo to support you, okay? Smile, good morning. So yun, maraming salamat. Hindi ko talaga in-expect yung message mong to, and thank you din sa mga nag-comment sa YouTube. So what's up mga katropa, and yeah, shout out sa mga nag-comment, nagbigay ng lakas ng loob, nagbigay ng bagong motivation sa akin, guys. Maraming salamat sa lahat ng comment nyo dun sa Yim's dream job na video ko. So that's what's up, and yeah,
let's stay positive and smile lang tayo, guys. Isipin lang natin yung mga masasayang bagay na nangyayari nga sa atin and yung mga bagay na natatamo natin dahil dito sa trabaho meron tayo, okay? So, shout out ko lang si Revelyn Manlapas, yan. Ano daw, happy anniversary daw, yes. 2, 3, 4, 5 years to come and many more to this vlog, okay? Because this makes me really happy. So, kay Ate Dane dito, maraming salamat din. And hindi talaga ako magsasawa mag-vlog. Promise yan, promise. And then, kay Girl Alush, yan. Pinati nila yung happy anib. And sabi niya, what is important, may work ka. Ikaw na lang gumawa ng way kung paano mo mababawasan ang mga stress dyan. Yeah, tama. And then, i-divert mo na lang yung attention mo sa bagay-bagay. So yeah, that's what's up. And salamat, Ate Girl Alush. Kay HGS Squared. HG Squared pala. Sabi niya, okay lang yan, Yims. Work is work. Forget about it after your shift is done. Smile and live life and happy 1 year. Yeah, that's what's up. Salamat. Ano to, may vlog channel din sila. HG Squared. Yeah. Kay Juni Sorsano, isang vlogger from Dubai. What's up? And meron siyang video about sa akin dahil dun sa video kong yun. He talks about sa pagbo-vlog ko. And kung gaano nga kahirap mag-vlog nang may dinadala kang hindi maganda. And kinuwento niya din doon yung vacation vlog ko, yung mga na pundar namin sa Pilipinas na nakikita nga namin yung pinaghirapan namin dahil yun dito sa work, kung anong work kami meron ngayon. So yeah, after hearing all your comments and ang pag-good vibes na message, na-realize ko nga na, yes, still nga, I am blessed. Gaya nga na sinabi ko kanina umaga, still, blessed pa din na meron akong work na ganito. And, shoutout din kay Kuya Cesar Sanadres. Ayan, sabi niya, ganyan nga daw talagang buhay. Dalawang bagay lang pagdating sa trabaho. Gusto mo yung trabaho, pero hindi mo gusto yung pay. And, yung isa naman, gusto mo yung pay, pero ayaw mo naman ng trabaho. So, that's what's up then. And, yun lang nga. Like after work, mag-enjoy na lang tayo, guys. Enjoy natin yung mga time na free time natin. And, sabi nga nung iba, napakaswerte ko nga kasi may free time pa ako after work. After 4 o'clock, I have a lot of time. Para sa kanila, that's a lot of time. Pero ako nagre-reklamo na ako dun. Kasi sila, lumalabas sila ng work 8:30, makakauwi sila ng bahay 10. So, medyo dehado nga. And, sabi ko nga, maswerte pa din yung work ko ngayon. Okay, I'm Jeka, hello. Sabi niya, happy anniversary kuya. And sa channel mo. And, yun nga. Pwede naman tayo maging friends, let's chat, sabi niya kasi mag-Skype daw kami, pero hindi ako lagi kasi nagamit ng Skype. Madalas kong ginagamit, Facebook Messenger lang, and nagwa-WhatsApp lang ako, so WhatsApp. And yun, salamat. KK Summers, isang taga-subaybay din ng CTFXC na vlog. Doon ko siya nakilala sa CTFXC. Kasi nag-post siya doon sa groups. Basta kung hindi niya alam yung CTFXC, vlog channel din siya ng isang international vlogger. So yun, sabi niya, do what makes you happy. In time, you'll find a job na makakapagpasaya sa'yo na hindi mo tatawaging trabaho. So yeah. Actually, tuwa talaga ako sa mga messages niyo, guys. And sobrang thankful ko na nandyan kayo as a support group ko din, bukod nga sa mga tropa peeps na napapagsabihan ko din naman ng mga problema ko.
And it's a big help, hindi lang sa napapasaya niyo ako, but nakapagdagdag din ng lakas ng loob at saka nakakapag-uplift din ng mind. And yun, maraming salamat and happy anniversary ulit, kasi anniversary month ko pa din ngayon. It's anniversary May month anniversary. Hindi pa din ako nakagawa ng montage, guys. Iniisip ko nga kung gagawa pa ako eh. Para kasi nga sakap balikan ng mga past na nangyari sa'yo sa isang maiksing video lang. Parang throwback bigla. So, sa sobrang dami ng videos ko, nasa 300 plus na, medyo tinatamad ako, guys. And I'm also thinking na monthly nga gagawa ako ng parang month-end video kung saan nakakompile lahat. But still, di ko naman nagagawa dahil nga sa time management, sabaw. And what's up din sa Billboards 2015, pinanood ko siya kahapon and astig talaga. Ed Sheeran, Halimaw, sinasabi ko sa inyo. Kung hindi nyo napanood yung Billboards 2015, grabe. Punong-puno ng feels. At saka, hindi ko pa makakalimutan yung kinanta nila, Wiz Khalifa. Yung... Without You Again. When I See You Again. Tama nga ba yung title? Basta When I See You Again. Then, yung nagbabailin is si Lindsay Sterling. Grabe! Talagang intense, kung intense, kinikilabutan talaga ako habang nanonood ako ng Billboard. So, panoorin yan, guys. And, uwi na. And, ang ganda ng camera ko. And, that's what's up, G7X. So, hindi ako nagsisisi dito sa binili ko. And, yeah, more fun and exciting vlogs to come. Please continue to support me and dyan lang kayo lagi. Kapit lang, guys, and see you guys when I see you.